Oh, Emily. Nakabalik ka na pala. Kamusta ka naman? Ba't kumiiyak? May problema ba? Si Tito Rick po. May pumatay sa kanya. Hindi ko alam kung sino bakit pero... Pero ano? Hindi ba mabuti na yon? At least wala nang gagalaw sa'yo. Hindi. Ako dapat kukuha ng hustisya para sa sarili ko. Ayoko na magkautang ng loob sa iba pang tao. Pero Emily... Pero ano? Wala na siya. May pumatay sa kanya. Di ko nga alam kung sino pumatay sa kanya eh. Wala na akong magagawa. Ano yan? Emily, magpapaliwanag ako. Ang alin? Yung dubo sa kamay mo? Nagpaanak ka ba ng baka? Teka. Ikaw pa nagpatay sa tito ko? Emily. Ikaw ba? Tignan mo ko sa mata at sabihin mo sa akin ang totoo. Hindi. Hindi ko kaya. Hindi mo kaya alin? Kasi. Kasi ako. Ano? Emily. Ako ang tatay mo. Ikaw ang ano? Imposible. Pare ka, hindi ka dapat nagkakaanak. Hindi pwede. At saka... Hindi mo na kami ng tatay ko. Kasi nga, pari ako. Tama ka. Hindi kami pwedeng magkaanak. Nung malaman kong buntis ang nanay mo, hindi ko naman gagawin ko. Pag nalaman nila, baka patasikin ako sa seminaryo. Eh, bakit niyo ako ginawa? Namatay si nanay, bata pa lang ako. Hindi ka man lang nagparamdam. Hindi ka man lang nagpakita. Hindi mo man lang ako binisita. Sana hindi ka na lang nagpakilala na tatay ko para hindi na nasira yung mga plano ko. Emily, pasensya ka na. Sorry kung sa gantong paraan mo panalaman. Nung sinabi mo kasi sa akin, hindi ko mapigil ang magalit. Hindi lang kay Rick, pero lang sa sarili ko. Father, na binastos po kasi ako eh. Sa kababa ng dignidad, pili ko worthless ko. Hindi iha. Magiging okay din ang lahat. Magsimula ka muna sa ngayon para sa sarili mo. Pagbalik mo, magiging okay din ang lahat. Kasama mo ang Diyos. Gusto ko magbusa siya. Alam ko mali, pero yun yung gusto ko. Hindi pagigante ang sagot, Emily. Maniwala ka. Magiging maayos din ang lahat. Patawarin mo ako. Hindi sagot ang paghihigante. Pero alam mo, wala na akong masabi pa. Iniwan mo na ako noon. Ikaw naman ngayon. Emily, please naman.